Oh, masayang panahon po sa inyong lahat, mga ka-taxpayer kong minamahal. Masayang panahon po. Ang pag-uusapan ho natin ay isa hong mahalagang teknik na hindi po galing sa akin. Ito po ay galing sa ating Supreme Court at ito po ay in-explain or in-elaborate ng ating Court of Tax Appeals. Yun ho yung papag-aralan ho natin. Ang tawag ho dito is isolate. And of course, dominate. Doon muna tayo sa number one, isolation. Inuutusan tayo ng ating Supreme Court na i-isolate natin yung problem natin. Okay? Ayan po yung ating Supreme Court. Kung gusto po ninyong i-validate itong sinasabi ko, ito pong GR number na to is pwede po ninyong i-copy-paste o i-type sa inyong mga browser at lalabas na po ito. Ito po ay kaso between BIR at saka si UMEX Philippine Corporation. Napakaganda hong kasong ito kasi marami ho tayong mapupulot na mga techniques na magagamit ho natin pag tayo po ay nakatanggap ng letter of authority or nakatanggap ho tayo ng assessment sa BIR. Ito po ay pag-aaral at nagpapasalamat po ako dun sa mga nanunuri nanonood dito sa pag-aaral natin. Ano? At inihiling ko lang ho sa inyo, kung meron ho kayong pagkakataon, i-download ho ninyo itong librong ito. Wala pong bayad. At yan po ay, yung link ng librong ito ay ilalagay ko po doon sa ating, magagamit nyo ito sa letter of authority. Tingnan nyo, kapal. Andiyan dyan ho yung mga luma kong templates na yung iba ay available, ay pwede pa hong gamitin. So, ano yung sinasabi dito ng ating Supreme Court? Okay. Pupunta na tayo agad dun sa page 15. Ayan. At ang sabi dito is, neither does the payment by respondent of the other items in the FLD fund, particularly the basic deficiency income and fringe benefit taxes and compromise penalty preclude it from questioning the validity of the issuance of the assessment notice. Ang ganda eh, kasi kung meron kayong natanggap na FLD tapos binayaran nyo yung certain taxes doon, out of 10 taxes na nakasulat doon, binayaran nyo yung 5, yung 5 natitira, pwede po nyo questionin through technicalities. Ito ho yung sinasabi ng ating Supreme Court tungkol sa technicality. Ano po? The manner by which the assessment is issued is distinct matter in itself from the contents of the assessment. Ang ganda. Ang ganda. Kung ido-drawing ko ho yan, ito ho yung result ng BIR audit, result of audit, which is yung assessment nga ho. Ayan. Bago makapunta dyan, merong journey. Kumbaga, sasakay ka ng jeep para makapunta ka dito. Yung tinasabi nilang assessment notice, yan ho yung destination sa madaling salita. Okay, destination. At yung journey papunta sa destination, yun ho yung procedure. So, magkaiba daw ho yun. Ang kagandahan dito, sinasabi ng ating Supreme Court, hindi porket nandiyan na tayo sa destination natin, yung pagpunta dyan sa destination natin ay nangangahulugang okay. So, kailangan din nating i-double check kung okay yung pinagdaanan para masabi natin yung ating destination ay tama. Ang galing, ang galing. So, tuloy natin yung pagbasa natin. Respondent's voluntary payment, while it may be viewed as acknowledgement of its tax deficiency, which is correct. Talaga naman, pag binayaran mo, ina-acknowledge mo for some of the assessed item is not necessarily an outright waiver of its rights to question the impropriety of the issuance of the assessment notice. Ang ganda na sinasabi ng ating Supreme Court, meron kang right to question, alin ang kukwestiyonin mo raw, yung impropriety. Pag sinabi natin impropriety, ibig sabihin yan, mga kamalian ng deficiency assessment. At ang sinasabi ng Supreme Court natin, kung gusto mong masira o mag-dislocate yung assessment notice, ang atakihin mo, journey, yung procedure, paano nakapunta sa assessment notice. Ang ganda. So, ngayon,
inexplain ng ating Court of Tax Appeals. Ayan, inexplain to ng Court of Tax Appeals natin sa lingwahe, paano to i-apply? Yan eh. Paano, how to apply? Ayan, how to apply itong doctrine na to. Ha? Yung doctrine. So ito ho yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals. Pero bago ho yan, gusto ko sana na kung meron ho kayong panahon, masayang panahon, ini-invite ko ho kayo to be a member of Empowered Level. Ayan po, 129 pesos ho kung gusto niyo akong suportahan. Makakakuha lang ho kayo dyan ng mga badges. At kung gusto ho nyo maging expert level, 5,999. Andiyan dyan ho yung mga technique sa paggawa ho ng assessment at bookkeeping. So, be a member ng Tax Specialista YouTube. At kung gusto nyo man po ninyo akong suportahan sa aking Kataxpayer Facebook, pwede ho ninyong itong link na to, i-share niyo sa mas maraming tao at pwede rin ho kayong mag-donate dyan sa aking support. Now, Kataxpayer Facebook. Ito po yung sinasabi ko na explanation na galing po sa ating Court of Tax Appeals. Again, kung gusto nyong makakuha ng kompletong kopya, pumunta lang ho kayo sa kanyang website at pag nasa website ho kayo, i-type nyo lang ho ito at lalabas na ho yan. So, ito ho ay between kay Mario Noid Philippines at kay Commissioner ng BIR. Bagong-bago lang ho yan, 2020. So, paano in-explain ng ating court, yung Court of Tax Appeal, Tax Court, yung paano ina-apply yung sinasabi ng ating Supreme Court na yun daw journey, ayan, yun daw manner by which the assessment is issued is distinct manner in itself from the contents of the assessment. Ang pinag-usapan, content at saka yung paano in-issue. O di, tanungin na ngayon natin yung Court of Tax Appeal. Mr. Court of Tax Appeals, paano ho ito ina-apply? So, ito po yung kanyang explanation. Kung makikita ho ninyo, as to the assessment, the amended final decision on disputed assessment contain the following details. So, ang pinag-uusapan ho dito ay income tax, taxable income. Okay, paano ginagawa ng BIR? So, mapapansin nyo ho rito, meron hong mga items na nilagay ng BIR. Actually, anim. So, itong anim na to, in-isolate. Yun yung ho yung pinag-uusapan natin. In-isolate. Paano in-isolate? O, papakita ko sa inyo kung paano in-isolate. As can be gleaned from the amended FAD, ayan, the following item comprise the deficiency tax assessment against the precision. So, ang hinahanap yung items ng deficiency tax assessment. Paano nagkaroon ng deficiency tax assessment? For example, letter A, makikita nyo yung letter, paliitan ko. Yung letter A, ayun o. So, in-identify isa-isa yan. Sir, ma'am, ayan na po o. Nagkaroon ng anim. At lahat ng yan ay galing sa deficiency tax assessment. Noo yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals. Isa-isahin nyo. Ang ibig niyang sabihin, yung isang buong pizza, hindi mo naman kayang ubusin yun eh. Hatiin mo sa maliliit na paraan base doon sa pinepresent sa'yo and then i-attack mo. Ha? I-dominate, yung susunod na action eh. I-dominate mo yung per piece. Ibig sabihin, sir, is i-dominate mo yung A muna bago mo i-dominate yung B. Or, at your option, alin ba dyan yung pinakamadali? For example, ang pinakamadali, itong letter F. O, i-dominate mo muna yung F, tapos C. So, yung pinakamahirap, halimbawa, yung letter A, hihuli mo. Ibig sabihin, mag-focus ka sa isang segment ng deficiency tax assessment ng BIR. Yun yung sinasabi ng ating Supreme Court at yun yung ipinopropagate ng ating Court of Tax Appeals. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano naman ito ina-apply sa totoong case kung kayo po ay isang tax specialista, ganito po ang pag-a-apply. Ang papakita ko sa inyo rito ay isang notice of deficiency. Ayan po. 2022. Okay. Ang questionable dito, ito ho, not
get a deficiency tax assessment. Not yet, ah. Hindi pa raw. Pero kung mapapansin mo, yung huling sentence niya rito, covering the aforesaid deficiency tax assessment shall immediately be sent to you. E di ibig sabihin, this is an assessment. Oh, di ba? Ano ba, niloloko ba nila tayo? So, pag-uusapan din ho natin later on yung content nito. At ito na mismo yung pag-uusapan natin, yung content niya mula dito hanggang dito sa dulo. Okay? So, pag-usapan natin ano ba yung sinasabi niya rito. Ito ho yung game plan ng BIR. Okay? Ito ho yung ine-explain ko sa inyo, notice of discrepancy, itong portion na to. Okay? So, itong portion na yan, ang objective is huwag kang makarating doon. Huwag mong paratingin doon. So, ang gagawin ho natin, ibablock natin yung BIR sa pamamagitan ng pag-comply dito. Kasi nga, ang gusto ng BIR, lagi ko sinasabi, i-exercise mo yung right to remain silent. Yan ang gusto ng BIR eh. So, hindi natin i-exercise yan. Hindi tayo magiging silent. So, ang gagawin ho natin, may binabanggit sa dyan, sabi, in observance of due process, sabing ganon, are invited, ini-invite ka raw, within 5 days from receipt hereof, to enable you to present and explain your side on the deficiency noted by the investigating officer. So, ibig sabihin, hindi ka matatanggapan ng preliminary assessment notice kung mag-a-appear ka, number one, within 5 days. Number two, magpe-present ka ng protest mo. So, gagawin mo yun. Ha? Right to be heard mo yun eh. Appear and file a protest. Ngayon, paano ina-analyze yung NOD? Ang sabi ko, isolation ang ituturo ko sa araw na to. Ia-isolate natin yung problem or problems. Ayan, isolate the problems. Ito po ngayon NIC. Ayan, ito po yung strategy ko. Our denial game. Oh, sir, ano problem dito? Simple lang. Ang problem dito is number one, merong undeclared sale na 228 million. Number two, merong disallowed expense, 47 million. And number three, mayroong disallowed BIR unsupported 2307. So, naka-establish tayo ngayon dito ng 3 items of concern. Na-isolate natin ngayon yan. So, huwag ka muna pumunta sa value-added tax. Yan muna. Mag-focus tayo yan sa dalawa. So, tingnan ngayon natin yung explanation kasi may note daw eh. So, nasaan yung note? Schedule yan. O, ayun yung note. Kuha ninyo. So, sa note, meron ding isolation. A-isolate mo. May schedule 1. Ayan. May schedule 1, may schedule 2, at may schedule 3. Ayan. So, unang mong babanatan is yung schedule 1. Sabi, meron ka raw 699 million. E, nasan yung 699 million? Di pupunta ka ngayon sa schedule 1. Ayun, no? Diba? So, anong content niyan? O, makapansin nyo, third and fourth quarter. Isipin mo ngayon is, nasaan yung first, at nasaan yung second? Bakit nag-umpisa sa third and fourth? Okay, may mali na agad. May mali. Second is, paano kinumpute ito? Sabi rito, may sales ka raw, ito raw yung ginamit na resibo. O di questionin mo yan. Ito raw yung missing na resibo. Diba? E di questionin mo yan. Nasaan na yung mga annexes na sinasabi na magsusuporta dito, dito, at dito. So, tatlong bagay. Ha? A, B, C. Ganun lang po, sir. Ha? I-isolate ninyo hanggang sa maging manageable yung problem. Okay? I-manage nyo yung problem. So, with that, mga taxpayer kong mahal, iniimbitahan ko ho kayo sa aking lecture tungkol sa mga disallowed expenses. Nasa ka-taxpayer po yan.
At gagawin ho natin yan sa March 8 at 6 p.m. Ayan po. So, ito po yung event fee. Puntahan nyo lang yung aking Facebook at kung magre-register ho kayo, i-click nyo lang ho ito, Google Form. And of course, tatawagan ko kayo kung kayo ho ay talagang siguradong pupunta. So, ang pinag-uusapan ko ho rito, ha, kung kayo po ay mayroong inclination na maghanap buhay sa tax, sa taxation, ini-invite ko ho kayo. Let me train you. Okay? At tutulungan ko kayo paano mag-analyze, isolate, mag-dominate. Pag sinabing dominate, a-atakihin mo yung isolated items doon ho sa assessment. At marami ho tayo na pwede hong pag-usapan, lalong-lalo na yung mga meron hong terminal ng pinatawag nating credit card. Mali ho yung kanilang entry sa libro, kaya laging may deficiency tax. Pag-aaralan ho natin yan. So with that, mga taxpayer kong mahal, Mina, masayang panahon po sa inyo at magandang araw kay Maureen Brasa at si Gina Ligid. See you later. Peace and happiness be with you for life.